Maraming natawa sa tanong na to, na matatawag ba daw na investment ang pagtaya sa loto? Maraming natawa pero ako naniniwala ko na itong taon na nagtanong na to is seryoso talagang curious ko ano yung tamang sagot. Meron itong apat na dahilan kung bakit hindi talaga ito hindi makonsider na investment. Number one, yung risk and return niya. Kasi sa investment, nag-aalat ka ng money with an expectation na kikita ka o mag-grow ito. At ang risk sa investment is na-calculate. Sa pagtaya naman sa loto, yes, malaking ang kinikita dito pero sobrang liit lang ng chance na manalo ka. Making it more gamble than investment. Pangalawa is lack of control. Sa mga investment kasi kontrolado mo kung kailan ka bibili, magbibenta ng stocks, halimbawa sa stock market, at pwede ka rin mag-diversify ng portfolio mo. Sa loto, wala ka talagang control sa outcome. Number 3, ang loto, walang value creation na tinatawag. Sa investment kasi may kinikreate na value yan. Example, sa stocks, di ba? Nag-invest ka sa Jollibee, tinutulungan mo yung Jollibee na mag-grow yung company at mas maging effective pa yung pagbibigay nila ng service o ng pagkain sa mga Pilipino. Sa loto, hindi. Ang ginagawa lang niya, tinatransfer lang yung pera ng majority doon sa maswerteng iilang mga tao. Lastly is may expectation of loss. Yes, lahat naman ng investment may risk at may potential na magka-loss. Pero kasi sa loto, sure na sure kasi na maraming tao ang maglo-loss in exchange doon sa iilang tao na mananalo. So that's all. I hope din na alam ko ang pinanggalingan ng tanong na to is because of lack of financial literacy, maybe misunderstanding ng probability, confirmation bias, kasi syempre lagi natin nababalitaan yung mga natatalo. Wala tayong balita sa mga natatalo. Pero tandaan nyo guys, this is still a business. May operational cost ito, marketing, and imagine nagbibigay sila, nagcha-charity sila. So kung iko-compute talaga natin, mas malaki talaga yung tinataya ng taong masa kaysa dun sa napapalanunan nung iilang tao. So pag minus mo yun, yun yung kita ng kumpanya. Peace.